Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So ang rookie na si Jaden Ivey ng Detroit Pistons ay hinahalin tulad nga ng madami sa very athletic young star na si Ja Morant ng Memphis Grizzlies. At kung papanoorin nyo ang kanyang style of play ay hindi naman sila nagkakamali. Napaka-athletic nga ng rookie na ito at talagang handa din palagi mamposter. At katulad ni Ja Morant, ang kinakatakutan sa kanya ng mga fans at coaches ay ang kanyang pagiging prone sa mga injury. At kanina nga ay tinamaan na siya nito, nagtamu siya ng sprained ankle matapos na malandingan niya ang paa ng defender matapos siyang pumukol ng 3 points na milipit sa sakit si Jaden Ivey at iika-ika na lumakad. Nag-free throw pa din naman siya ngunit matapos ito ay bumalik siya sa locker room at hindi na siya naglaro sa game na ito. Most likely ay hindi na nga siya papayagan ng Pistons na bumalik sa Summer League upang matiyak na healthy siya pagpasok ng training camp at preseason. Jaden Ivey ay nagtala ng 20 points, 6 rebounds at 6 assists sa kanyang Summer League debut. Kasama si Jalen Duren at Cade Cunningham, ang Pistons ay may very exciting young core kung madedevelop nga nila ito ng tama at maiiwasan nila ang mga injuries. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang sa Summer League naman mga kaibigan ay tila ba may drama na nagaganap? Alam naman nating lahat na mainit ang Kyrie Irving trade rumors. Tinutulak ni Kyrie ang Nets ay trade siya sa Lakers, habang si LeBron naman ay suportado nga ang desisyon na ito at ayon pa nga kay Mark Stein ay hindi umano ito pipirma ng extension kung hindi makukuha ng Lakers si Kyrie Irving. Kaya naman ngayon ay puspusan nga ang pakikipag-usap ng GM ng Lakers si Rob Pelinka sa Nets front office upang makompleto ang trade na ito at mabigyan ng mas mataas na chance ang Lakers sa mapanatili si LeBron James kapag tapos na ang kanyang contract. Well, we all know na hindi makukompleto ang trade na ito nang wala si Russell Westbrook. Kaya naman sa mga nakasubaybay sa atin ay nabanggit ko nga na hindi ko alam kung ano ba ang makaramdaman ni Westbrook sa sitwasyon na ito dahil tinutulak na nga ng front office ang Lakers ang trade at suportado din ito ni LeBron. So basically ay ginagawa na nga ng Lakers ang lahat upang may trade siya. At kung hindi nga matuloy ang trade na ito ay dito talaga magkakaroon ng awkwardness. Lalo na't alam naman natin na very competitive nga si Westbrook at talagang pinipersonal niya ang mga bagay tulad ng pag-alis si KD noon. At sa Summer League Games nga ng Lakers ay nakaupo si LeBron sa may baba ng backboard habang si Westbrook naman ay nasa kabilang kanto. Si Russ ay nakita na nag-coach ang mga young players ng Lakers, ngunit ni isang beses ay hindi sila nagkaroon ng interaction ni LeBron. Kahit simpleng hi or hello ay wala nga naganap mga kaibigan. Kung ikukumpara natin ito sa mga nauna nilang interaction noon, kakaiba nga ito dahil very close nga sila noon kahit hindi pa sila mag-teammates. Ngunit ngayon ay tila ba hindi nila nakikita ang isa't isa. Kaya naman iniisip ng ibang mga fans at ng media ay nagtatampo na si Russell Westbrook dahil sa kagustuhan ng Lakers na makompleto ang Kyrie Irving trade, isang deal na hindi magagawa kung hindi siya aalisin sa Lakers. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.